From 60K, naging 130,000 yung investment na to. What's up guys? What's up mga ka-investmate? So ngayon mga ka-investmate, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag ganitong uncertain yung market. Alam naman natin na nagkaroon na naman ng panibagong variant, ang COVID-19. And nagbigay ito ng uncertainty sa ekonomiya ng mga bansa, maging sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. So as investors, ano nga ba yung dapat natin gawin? Personally, kung ano yung ginagawa ko, i-share ko sa inyo. By the way guys, kahit naman sa buhay, parte na ang uncertainty. Nasa sa atin lang kung paano natin ito i-handle. Siyempre, ganun din sa investment mo. Matatalo ka lang kapag nag-give up ka. But as long as you don't give up, you will win in the long run. And para lang din yung bola. Gano'n man yan kataas, umangat, babagsak din yan. And the higher the fall, the higher the bounce. Eh di ba sabi nga nila, there is a rainbow after the storm. So ganun din yan. Uncertainty lang to. And everything will pass. Just like before. Ang market, sobrang tagal na yan. And sa dinami ng uncertainty na pinagdaanan yan, nagbabounce at nagbabounce. So sa ganitong panahon, sabi nga ni Warren Buffett, be fearful when everyone is greedy, and be greedy when everyone is fearful. Sa panahon ngayon, sa tingin nyo, nasaan yung mga tao? Nasaan yung emosyon ng mga tao? Diba sila ay fearful dahil nga sa nangyayari? Pero, as investor, this is the time that we need to be greedy. Tama! So ngayon, ang ginagawa natin is tuloy-tuloy lang yung ginagawa natin as plan. Kasi beforehand, nakagawa na naman tayo ng plan sa pagpasok sa ating investment. Di ba? Yung tinuturo ko dati na ginagawa natin is peso cost averaging o tinatawag na PCA. So ako, ganun pa rin ang ginagawa ko. So every month, naglalagay lang ako ng certain amount sa market. Tapos, every time na nagkakaroon ako ng pagkakataong bumili sa mga hawak ko, nag-a-add lang ako ng fund. Gaya nung last time pinakita ko sa inyo, nag-add tayo ng fund sa BBMPR. And this month, or next month, ganun ulit yung gagawin natin. Pero syempre, i-check natin yung ibang holdings natin, kagaya nila Jollibee, nila ASEN, at ng iba pang hawak natin, kung saan or sino yung mas magandang positionan. And, isa pa guys, papakita ko rin sa inyo kung bakit magandang mag-invest sa panahon ngayon na uncertain ang market. Kung natatandaan nyo, last year nagkaroon din tayo ng circuit breaker dito sa Singapore. Yun yung time na nakapag-focus tayo sa stock market. And then during that time, nagkaroon kami ng conference ng kapatid ko at nagpatulong siya sa akin para ayusin yung kanyang portfolio. I mean, i-reinvest yung kanyang portfolio. Kasi nung time na yon pulang-pula yung investment niya. And ang ginawa natin, nireallocate natin siya dun sa mga stock na tingin natin eh mas mabilis magre-recover compared dun sa holdings niya. Hindi naman yung problema, puro naman mga solid yung company na pinaglagyan niya ng pera niya. Pero in my opinion, syempre in my personal opinion, hindi siya ganun kabilis magre-recover once na maging okay na yung market. Kaya ang ginawa natin ay inira-allocate lang natin yung or nilipat natin yung position dun sa mga stocks na alam nating mabilis mag-recover. Papakita ko sa inyo yung naging result yung ginawa nating pagre-reallocate at kung magkano yung kinita nung investment na yon. By the way guys, kaya namin pinagtulungang ayusin yon kasi yung kikitain nun or yung magiging profit nun ay ibibigay namin kay nanay. Para kung ano man yung gusto niyang mabili, mabibili niya gamit yung investment na yon. So tara, papakita ko sa inyo yung naging reallocation process na ginawa natin at para ma-achieve natin yung goal natin. Okay! So nagsimula ito summer in April.
And ang holdings niya is Aboitiz Power, FGen, Mega World, Metrobank, and meron pang isa nakalimutan ko na. Pero ibinenta ko na yun dahil ibinili ko nitong Jollibee at ng URC. So nag-start yun with the capital of 60 plus thousand. Tapos umabot pa nga ito ng 56,000 plus noong May. Pero syempre hindi lang doon nag-stop yun hanggang sa mapili ko yung apat na stocks na hinawakan natin for a long period of time. Yung ASEN, Dito, Jollibee, and syempre hindi natin binenta yung Metrobank. So let's see kung ano naging progress. Check this monthly ledger. Okay? Enjoy! So yun guys, from 60k, naging 130,000 yung investment na to. And it just requires patience and proper allocation. I hope natutunan kayo sa video na to. And if you like this video, please give me a thumbs up. At kung hindi nyo nagustuhan, syempre, pa-thumbs up pa din. Matik na yan. Kung bago lang kayo sa YouTube channel namin, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo every time nagagawa tayo ng bagong content. Sana makita-kita tayo sa ating susunod na video. God bless and thank you for watching.